sa mga balitang mayroong pag-asa. Paglilingkod at pangaral ng mga care group sa Sorsogon, umakay ng mga tao sa pagpapabautismo. North Philippine Union Conference, pinangunahan ang local church governance training sa Gloria, Oriental, Mindoro. Isang linggong pangaral idinaos ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church. Mga master guide trainee ng Adventist Hospital Palawan Church Pathfinder Club itinalaga sa tungkulin. Mahigit 500 tao na paglingkuran sa libreng gamutan na isinagawa ng mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Mga church elder ng Central Occidental Mindoro 1 and 2 nagtipon sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Dalawang zone ng North Occidental Mindoro 2 District magkasabay na nagdaos ng fellowship. Mga Adventista sa Calamian Island pinagpala sa spiritual retreat and the prayer conference na pinangunahan ng Palawan Mission. Metro San Pablo District 2 Children's Fun Day nagpatibay ng samahan at pagkakaisa ng mga bata. Sports Fest ng Bondoc Peninsula District 1 nagpalakas ng katawan at pagsasamahan ng mga Adventista at kanilang mga kaibigan. Masayang pagbati sa inyong lahat. Ako po si Rodel Umayana. At ako naman si Lou De Los Reyes, makakasama niyo sa bagong edisyon ng Pagbabalita. Narito kami upang ihatid ang mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Ito ang Hope Today, NPUC News. Tagumpay at pinagpala ang paglilingkod at pangangaral ng mga care group sa mga distrito ng Sorsogon kung saan sa care group harvest ay nasa 70 tao ang naihatid sa pagpapabautismo. Ito'y sa suporta ng Southern Luzon Mission at ng mga pastor ng distrito. Nagbabalita si Angel Gredonia. Sa pamumuno ng Southern Luzon Mission at mga distrito sa lalawigan ng Sorsogon na pinangungunahan ng mga district pastor na sila Pastor Greg Olivanda III, Pastor Ray Fernando, at Pastor Ricardo Bolaño, pinagpala ng Diyos na maakay ang nasa 70 tao sa pagpapabautismo bunga ng Friendship Evangelism at Bible Study ng mga Adventist care groups sa Central, South, at Sorsogon Districts. Isa pong kagalakan dito po sa Central Sorsogon District sa aking paglilingkod na makita po ang mga kapatid na patuloy po nakikisangkot at nakibahagi sa gawain ng pangangaral at tigit po sa Care Group Ministry. Ginanap ang Care Group Harvest o ang pangangaral upang sila'y tipunin noong April 28 and 29 kasunod ng isinagawang missionary training sa Huban, Sorsogon. Ito ay pinangunahan ni North Philippine Union Conference President Pastor Arnelio Gabin kasama si NPUC Sabbath School and Personal Ministries Director Pastor Relino Urbi na nagbahagi ng mga mensahe ng pag-asa sa loob ng dalawang gabi. Ako po ay personal na natutuwa at nagpapasalamat sa pangasiwaan ng Southern Luzon Mission na ang ating mga district pastors ay talagang active sa pagre-revive at pag-train sa ating mga kapatid upang maging kabahagi sa ating care group ministry. Napakahalagang gampanin ng iglesia ay magamit sila sa gawain sa pamagitan ng 2x2 at saka yung ministeryo ng care group. Ang mga mensahe kada gabi ay naging pagpapala at nagbigay ng kasagutan sa mga tanong sa buhay ng mga nagsidalo. Layunin pa ng mga pangangaral na matapos na mailapit ang mga tao sa Panginoon at sa pamamagitan ng Care Group Ministry ay akayin silang tuluyang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at magpasyang magpabautismo. Sa lawak ng panahon na 40 taon hindi kami nagkita, biyaya sa akin nang ako'y matagpuan ko siya ng buhay pa kami. So ito yun, hindi siya nagdadalawang isip sapagkat pinagdasal ko talaga siya. Bumadala ko siya sa paanan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dalangin ang ibayong pagpapala ng Diyos sa pagpapatuloy ng gawain at pangangaral ng mga care group sa buong Southern Luzon Mission Territory kasama ang buong NPUC,
bit-bit ang I Will Go initiative sa kanilang mga paglilingkod. Mula dito sa Sorsogon, Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Angel Gordonia, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng North Philippine Union Conference ang Local Church Governance Training Level 1 na idinao sa San Antonio, Gloria Oriental, Mindoro. Ang nasabing training ay dinaluhan ng church elders, officers, deacons, and deaconesses sa mga Adventist Church sa teritoryo ng Mindoro at Thatchfield. Si Romel Sena para sa report. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference, idinaos ng Mindoro Satellite Field ang Local Church Governance Training. Ang pagsasanay ay ginanap sa Soul Adventist Hospital Church and Community Center sa San Antonio Gloria Oriental, Mindoro, na dinaluhan ng mga elders, deacons and deaconesses, church clerks and treasurers mula sa iba't ibang simbahang Adventista sa probinsya. Isa po itong pribilehiyo at isang napakagandang bagay ang ganito pong mga seminar upang nang sa gayon ay ma-refresh kung ano po ang mga bagay na dapat gawin at mga bagay na dapat isaayos ng mga local churches. Isa sa mga layunin ng aktibidad na ito ay mapaunlad ang pagkakaisa at pag-unawa pagdating sa pamamahala sa mga lokal na iglesia. Kabilang sa mga tagapagsalita sa nasabing programa ay sina Pastor Jose V. Sabat Jr. at Pastor Jubilee S. Estrada na nagbigay ng pagsasanay at kaalaman sa mga dumalo. Ay isang malaking kagalakan at pagkakataon na tayo makapagdaos ng pagsasanay tungkol sa local church governance. Ang layunin nito ay upang ang bawat leader ng ating iglesia ay magkaroon ng isang pagkaunawa tungkol sa pamamahala ng ating iglesia. Isa pa sa layunin ng nasabing pagsasanay ay upang mas maintindihan ang pinansyal na sistema at mapagtuunang pansin ang misyon ng ating iglesia. Makatutulong ang mga ganitong gawain upang mas maging matibay ang pundasyon ng mga lokal na iglesia, hindi lamang para sa mga namumuno, kundi pati na din sa mga kasapi nito. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, Romel Sena, Hope Today, and PUC News. Isang linggong pangaral ang isinagawa ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Sa temang Revelation of Hope, naging pangunahing tagapagsalita sa gabi-gabing pulong ang kanilang butihing district pastor. Ang balita hatid ni Lian Marquez. Lubos na kagalakan ang namumutawi kay Nanay Lourdes, edad na 79, sa kanyang pagtugon sa panawagan ng bautismo sa isinasagawang Evangelism Crusade sa Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church sa Metro Lipa District. Isa si Nanay Lourdes sa mga taong nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan at pag-asa na ay binabahagi sa gabi-gabing pangangaral. Nararamdaman ko, pamagitan ng ating Panginoon, ang kanyang banal na espiritu ay kumilos sa aking buhay. Isa si Nanay Lourdes sa may bilang na 8 na mga tagapakinig na tumayo upang tanggapin ang aral ng pag-asa sa pamamagitan ng bautismo sa isinasagawang pagpupulong. May temang Revelation of Hope, layunin na ipamahagi ang mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga lektura at mga makalangit na awitin. Sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Antipolo Hilltop Seventh-day Adventist Church ay matagumpay na naisagawa ang pagpupulong na nagresulta ng positibong pagtanggap ng mga dumadalo sa kanilang natutunang aral. Matapos ma-organize ang iglesia ng Antipolo Hilltop ay dumating ang pandemya na kung saan ay naapektuhan ang face-to-face na pangangaral na katulad nito. Na ngayon ay tunay naman na ang mga tao ay giliw na giliw sa ganito ang setup. Lalo't higitang ating pong mga kapatid at sila ay talagang nakisangkot sa gawain ng Panginoon. Ang Revelation of Hope ay 7 araw na seminar na naglalaman ng mga lektura ukol sa kalusugang pisikal, mental, emosyonal at espiritual.
Nagsasagawa din ng pag-aaral patungkol sa Biblia na nagpapakilala ng pananampalatayang Adventista na pinangunahan naman ni Pastor Ramil Pernilla, District Pastor ng Metro Lipa. Nagsagawa ng isang pangaral sa kasiglahan ng mga kapatid sa lugar na ito at ito po'y dinaluhan ng kumigit-kumulang ng mga 40 mga kaibigan nating. Samantala, ang pag-aaral ay nagsilbing daan sa karamihan upang ang mga dumalo sa seminar ay makilala si Kristo. Masaya po ako na butsmuhan. Tapos may mga maaaral po ng Diyos na akin na napag-aralan din po. Kagaya ni Nanay Lourdes at iba pa ang nataniman ng mabuting pabalita, idalangin natin na nawa ay dumami pa ang makapakinig ng mabuting pabalita sa mga isinasagawang pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Lian Marquez, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Idinaos ng Adventist Hospital Palawan Anopheles Pathfinder Club ang induction ceremony para sa third batch ng Master Guide trainees. Doon ay 40 bagong trainees ang naitalaga sa gawain ng Pathfinder Ministry Program ng simbahan. Nagbabalita si Josemel Tadlas. Upang patuloy na maisuno ang gawain ng mga kabataan at masuportahan sila sa kanilang espiritual na paglago at sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, ay nagkaroon muli ng induction ceremony ang Anopheles Pathfinder Club dito sa Adventist Hospital Palawan. Naging inspirasyon sa mga kabataan ng Seventh-day Adventist Church sa Adventist Hospital Palawan Compound ang lumalagong gawain ng Anopheles Pathfinder Club dahil na din sa dumadaming mga aktibong master guides na nangunguna sa mga iba't ibang programa para sa mga kabataan. Dahil dito, idinaos ang third induction ceremony upang opisyal na masimulan ang training program para sa mga nagnanais maging master guides. Ito ay pinangunahan ni Pastor Jonathan Cordial bilang bagong youth director ng Palawan Mission of the Seventh-day Adventist Church. Kaya po ako sumali sa third batch ng Master Guide program kasi seeing the first and second batch Master Guides, na-inspire po ako sa kanila kasi nakikita ko po na active sila sa gawain ng Panginoon, and also nag-study po ako galing sa isang Adventist school, and alam ko naging part po ako ng pathfindering, so I wanna practice the discipline na alam ko pong maituturo sa Master Guide program. Nagising yung aking interest na sumali sa training dahil nakita ko na very useful ang Master Guide. At in relation sa aking devotional sa Panginoon, sa aking relationship sa Panginoon, na nakita ko na bilang isang miyembro ng church, at ang church ay tinatawag na bride, meron po akong parte na makibahagi sa gawain ng Panginoon through Master Guide training. Mithiin ng Anopheles Pathfinder Club na maisangkot ang lahat ng mga kabataan sa mga programa ng church upang lumago ang kanilang pananampalataya, mas maging malapit ang bawat isa, mas ma-develop ang skills and confidence, at maging kabahagi sa lumalaking gawain ng church sa paghatid ng pabalita ng kaligtasan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Adventist Hospital Palawan, Josemel Tadlas, para sa Hope Today, NTUC News. Limang 567 tao ang tumanggap ng libreng serbisyo medikal, dental at mga gamot sa medical mission na isinagawa ng mga Adventista sa Sariyaya, Quezon. Ang libreng gamutan ay hatid ng medical team mula sa Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference sa koordinasyon ng Central Quezon 2 District. Si John Paul Belda para sa report. Upang mapagtipunan ng mga nangangailangan ng medical, optical, dental, at surgical services, isang medical mission ang sinagawa dito sa Sariyaya, Seventh-day Adventist Church, Quezon. Ang medical mission ay sinagawa sa paligid ng bagong gawang simbahan ng Seventh-day Adventist sa Sitio Balubal, Sariyaya, Quezon, at naisakatuparan sa pamamagitan ng Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference Medical Team sa pangungunan ni Pastor XP Figalan, Health Director ng South Central Luzon Conference, at pakipag-ugnayan ni Brother Abel Esmilio at Pastor Gershon Rivera Jr.
naging possible po ito dahil sa una, ito po ay kulang-kulang na apat na taon na namin ginagawa. At pamakita ng aming isang masiglang coordinator sa Sister Aaron, at pamakitan po ng tulong ng SSD at saka ng SCLC. Pakahalaga po ng layunin po ng ating pre-medical dental issue ngayon. Ito po in-organize ng ating pong mga kapatiran dito po sa district ng Central Desert 2. At ako lang po ay pinap at para po may prepare yung mga personnel po natin, ng mga doctors. Binubuo ng 28 na mga doktor at staff na paglingkuran ng 179 na pasyente sa dental, 94 na surgical, 154 medical check-up at 139 na konsulta sa mata na napagkalooban ng libreng salamin. Sa kabuuan, 567 na pasyente ang nabiyaan ng libreng gamutan, kasama na rin ang mga libreng gamot. Naging maayos at organisado ang pagsasagawa ng nabanggit na medical mission sa pamamagitan ng paggamit ng mga color coding at registration forms upang malaman ng mga pasyente kung saang section sila tutungo. Dilaw para sa vital signs kagaya ng temperatura, oxygen level at screening. Rosas para sa medical check-up, pula para sa tuli, green para sa bunot ng ngipin, blue para sa magpapatingin sa mata, at puti para sa mga staff, seguridad, at nangangasiwa ng pagkain. Ang lahat ng ito ay resulta ng magandang ideya ni Sister Flor Dagos ng Sarayaya Church at Central Quezon 2 District Officers sa pangunguna ni Brother Tony Obon. Marami pa ang nangangailangan ng medical na atensyon, kaya naman ang programang gaya nito ay dapat mabigyan ng pansin upang patuloy na maging malusog ang pangangatawang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ngayon ang magatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si John Paul Belda, nag-uulat para sa Hope Today and Peace. Nagtipo ng mga church elder ng Seventh-day Adventist Churches sa mga distrito ng Central Occidental Mindoro 1 and 2 upang idaos ang kanilang combined fellowship. Tampok na bahagi ng kanilang pagpupulong ang pagkabuo ng COMEA o ang Central Occidental Mindoro Elders Association. Ang iba pang bahagi ng kanilang programa, Balitang Hatid ni Reynante Etang. Isang combined district fellowship ang ginanap ng Central Occidental Mindoro District 1 and 2 dito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ni na Pastor Robin Rafaeldog, District Pastor ng COM 1 at Pastor Jesse Mel Cesar, District Pastor ng COM 2 at ng mga elders ng parehong distrito. Naging sentro ng pag-aaral hinggil sa katuwiran ng mga Kristiyano ang talatang matatagpuan sa Mateo 5:17-20 na kung saan ito ay dinidiin upang maging gabay ng mga Kristiyano dito sa pamumuhay sa mundong ibabaw. Layunin ng Elders Fellowship ay upang masariwa ang mga kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pagiging isang katiwala ay hangad ng Panginoon na mamuhay tayong puno ng katuwiran sa ating mga puso. Dagdag pa rito ay nagsanipwersa ang Central Occidental Mindoro District 1 and 2 upang mas mapalawig pa ang gawain ng pagpapabalita ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Mapagbigay sa ating kapwa, marunong tumulong sa mga nangangailangan, nagbibigay doon sa mga duka ay isang refleksyon ng isang tunay na Kristiyano. Ang asosasyon nga na nabuo ng dalawang magkabilang distrito ay tinawag na COMEA, na kung saan ito ay magiging susi ng pagkakaisa ng dalawang distrito at kung saan ito ay magiging daan upang mas mapalawak pa ang pagpapangaral dito sa distrito ng Sablayan. Mabigyan lalo't higit na makahalagahan yung pag-aalaga sa mga kapatid na sa loob ng iglesia ay maabot yung mga hindi natin kapananampalataya na hindi pa nakakaabot, pero ang iba naman ay interesado sa ganitong gawain. At magalak tayo sapagkat nakabuo at maraming panukala na isa sa katuparan. Sa pagpapatuloy, naging halimbawa ang mga turo ng mga Pariseo at mga turo ni Hesukristo at ang pagkakaiba nito, na kung saan idiniin ang ating speaker ni si Pastor Bong Faeldog na tayo ay karapat dapat na mamuhay sa pamamagitan ng mga turo ni Hesukristo at salungat sa mga turo ng mga Pariseo. Ang turo ng Pariseo ay napakahigpit. Doon ay nawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Samantalang yung itinuturo ng ating Panginoong Hesus ay nakadepende doon sa kautusan,
ng 10 utos na punong-puno ng pagmamahal, awa, at pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Sa pagtatapos ng pagsamba ay nag-iwan ang butihing pastor ng 10 punto na karapat dapat palawigin. Ito ay upang ganap tayong maging matuwid. Ay kailangan nating sundin ang sulat ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo 5, sapagkat Diyos ang ating katuwiran. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Reynante Etang para sa Hope Today NPUC News. Magkasabay na idinaos ang Zone Fellowship ng Zones 1 and 2 ng North Occidental Mindoro District 2 na pinungunahan ng mga officer ng Mindoro Attached Field. Si Olivia Omalia para sa report. Sabay na isinagawa ang kauna-unahang Zone Fellowship dito sa North Occidental Mindoro District 2 na ang mga panauhing tagapagsalita ay sina Mr. and Mrs. Pastor Danilo Fiecas and Mr. and Mrs. Pastor Neftali Fofue mula sa Mindoro Satellite Field Office. Ang NOM2 District ay nahati sa 3 zona, 2 zona para sa mga nasa kapatagan at 1 zona para sa mga kapatid na katutubong mangyan. Si Pastor Fiecas at ang kanyang mahal na asawa ang sa Zone 1 at si Pastor Fofue at ang kanyang may bahay naman ang sa Zone 2. Sila ay dumating 3 araw bago ang nasabing fellowship. Ginawa nila ito sa layuning mabisita ang mga tao mula sa iba't ibang simbahan ng mga Adventista sa distrito, lalo't higit ang mga nanghina na sa pananampalataya na masaya nilang nakadaupang palad. Kanilang kinamusta at ipinanalangin ang mga ito na siya na mga ikanatuwa di umano ng mga taong kanilang napuntahan. Ang Zone 1 Fellowship ay dinaos dito sa simbahan ng San Agustin at ang Zone 2 Fellowship naman ay sa simbahan ng La Esperanza. Nagkaroon din ng child dedication na may 4 batang itinalaga at pinagkatiwala sa Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Fiecas. Binahagi ng mga bisitang pastor ang mga mensaheng kanilang baon-baon, gayon din ang kanilang mga mahal na asawa sa kanilang makabuluhang mga lektura na masaya namang pinagsaluhan ng mga kapatid. Samantala, inihayag naman ni Pastor Fiecas ang kanyang damdamin sa kanyang pagbisita sa distrito. Ako'y nagpapasalamat ng gayon na lamang. Ako po'y nakaranas ng kaligayahan na sa loob ng ilang araw mula Miyerkules hanggang araw ng Sabado ay ako'y naging maligaya na makita ang mga kapatid sa distritong ito. Sa aking pagdadalaw sa mga kapatid ay ang katuwaan at kasiglahan ay aking nasaksihan sa kanilang mainit na pagtanggap at pagpapasalamat na sila'y madalaw ng pastor mismo sa kanilang mga tahanan at sila'y maipanalangin. Naging matagumpay ang programang ito sa pangunguna ni Pastor Ray Rada, NOM2 District Pastor at pakikiisa ng mga kapatiran. Umaasa po ang bawat isa na hindi lamang tayo dito sa lupa magkakaroon ng fellowship, kundi doon din sa langit na bayan. Para sa Balitang May Hatid Pag-asa, mula dito sa North Occidental Mindoro District 2, Olivia Omalia, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Dinaluhan ng mga Adventista sa Calamyan Districts A and B ang Spiritual Retreat and Prayer Conference na pinangunahan ng Palawan Mission sa Buswanga, Palawan. Ang programa ay nagpatibay sa kanilang pananampalataya at nagbigay inspirasyon na magpatuloy sa ministry at paglilingkod. Nagbabalita si Kia Faye Guevara. Muling nagsagawa ng Church Officers Spiritual Retreat and Prayer Conference ang Palawan Mission dito sa distrito ng Calamyan A and B. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nagbiyahe ang buong puwersa ng Palawan Mission na umabot sa mahigit kalahating araw na paglalakbay sa lupa at karagatan. Ang purpose ng pagpunta dito ng Palawan Mission ay para mag-conduct ng spiritual retreat and prayer conference para sa mga church officers, para sa panibagong hamon ng kanilang paglilingkod bilang mga leaders ng iglesia na ma-spiritualize sila. Kasi naniniwala tayo na pag ang mga leaders ng iglesia ay spiritually mature, ay maganda ang magiging takbo ng kanilang leadership sa kanilang mga iglesia. Inihanda ng Panginoon ang daan upang ang mga manggagawa ay makapaglingkod sa mga kapatiran sa Calamyan Districts na binubuo ng mga bayan ng Buswanga, Coron, Culion at Linapakan.
Ang distrito ng Calamian A at Calamian B ay uhaw na uhaw sa ganitong klaseng event sapagkat dumaan ang pandemic, lumipas ang 3 taon sa kapanasundan itong prayer conference na ito. Kaya maraming salamat sa pamunuan at na-purso ang event na ito at marami pong nakinabang ng mga officers. Na-bless po ang Calamian B District kasama ng Calamian A sapagkat nakita ko yung mga ngiti, yung intentional na pakikinig at yung mga reflection. Sana sa sunod ay ganun pa rin na pamamaraan. Abangan namin yon sapagkat ang paglago ay napakahalaga. Ang buong programa ay binuo ng lectures, activities, departmental orientation, child dedication at baptism. Marami po akong natutunan sa retreat na ito. Pagkumbaba, pagpahinuhod, pagpatawad, saka yung prayer, ma'am, napaka-importante pala sa buhay bilang Kristiyano. Sobrang thankful ko po kasi ako po ay nakatin sa mga ganitong pagkakataon at na-bless po ako kasi sa mga activities, sa mga mensahe na patuloy pong sinasagawa ng mission. Talagang sila po talaga yung pagpapala na ginamit po ng ating mahal na Panginoon upang turuan tayo kung ano po yung mga bagay na especially sa akin, yung mga bagay na dapat ko pong gawin. Tunay na pinagpala ang lahat ng dumalo sa nasabing programa na nagbigay ng panibagong kalakasang pang-espiritual upang higit na maging matibay, masigla at malusog habang naglilingkod sa Diyos. Mula dito sa Busuanga, Palawan, Kia Faye Guevara, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Nagdaos ang Metro San Pablo District 2 ng Children's Fun Day sa Santa Isabel, San Pablo City, Laguna. Ang masayang programa ay nagpatibay sa samahan ng mga bata at humimok sa kanila na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Ang balita hatid ni Gizea Venice Ramilo. Masayang nisagawa ang Children's Fun Day ng Metro San Pablo Distrito ngayong Linggo, ika-24 ng Abril taong 2022 na ginanap sa Canapati Farm, Santa Isabel, San Pablo City. Ayon sa sulat ni Ellen G. White, hayaang maglaro ang maliliit na bata. Hayaan silang makinig sa mga awit ng mga ibon at matutunan ang pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang magagandang gawa. Ang katagang ito ay napatunayan sa aktibidad na isinagawa sa pamamagitan ng District Children's League at iba pang leaders ng bawat lokal na iglesia sa nasabing distrito. Mahalagang makilahok ang mga batang Adventista sa mga activities na ginagawa ng iglesia upang sila ay masanay at magamit din sa ating mga gawain sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang programa ay pinasimula ng parade. Sinundan ito ng devotional ni Nico Nipolo. Nagkaroon din ng craft making upang masubukan ang creativity ng mga bata. Pagkatapos nito ay nagkaroon sila ng palaro na mas ikinasaya ng mga bata. Dahil sa suporta ng mga kapatiran, mga magulang at leaders ng Adventist Children Ministry sa bawat iglesia ng distrito, nagkaroon ng social na programa ang mga bata upang mapatibay ang kanilang samahan at maihanda sila sa mga gagawing espiritual na mga aktibidad ng may pagkakaisa. Nakakapagod po pero masaya naman po ako dahil nakakasama ko po yung mga ibang bata. Ang isinagawang programa ay parte ng advokasya ng nasabing departamento ng distrito upang makapagbigay ng kasiyahan, interaksyon at kasama na dito ang maibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa mga kabataan ngayon. Layunin maghatid ng mabuting balita. Ako si Kezia Venice Ramilo, Hope Today. Nag-enjoy sa paglalaro ang mga Adventistang kabataan at kanilang non-Adventist care friends sa ginanap na Sports Fest ng Bondoc Peninsula District 1. Ang mga laro tulad ng basketball, volleyball at iba pang sports activity ay nagpalakas ng kanilang katawan at nagpatibay ng kanilang samahan. Si Jemuel Ramiro para sa report. Ang paglalaro ay nakabubuti sa ating kalusugan. Natututo din tayo ng magandang disiplina at kung paano tayo makiisa. Isinasagawa ngayong Linggo sa Barangay Poblasyon 1, Pagdangan, Quezon, ang Youth Fest na Bondoc Peninsula 1 District. Ang unang bahagi ng District Youth Fest ay ginanap sa Agdangan, Quezon na kung saan ay pinasimulan sa pamamagitan ng pagbabahagi
na makabulhang mensahe ni Pastor Michael C. Sarko. Ang activity natin na ito, which is recreational activity, napakaraming na itutulong. Pero basically, pinaka natutulungan dito na aspeto ng ating buhay as Adventist is yung ating spiritual, of course, number one. At number two, yung physical. Iba't ibang laro ang nilahokan ng mga manlalaro na mula sa iba't ibang bayan ng Bundok Peninsulawan District, tulad ng ball games na basketball at volleyball. Nakilahok din sa programang ito ang ilang non-Adventist. Christian po is inuuna po nila yung devotion at sa unbeliever po is diretso na po agad sila. Like yung pagkakaiba po nila ay nagmumura po yung iba na players sa unbelievers. Ang nakahikayat po sa akin upang sumali sa sport fest na ito ay para maka-experience po kami ng mga pagsali sa mga sports at makilala pa po namin yung iba naming mga kapatiran at mas mapatatag po namin ang aming pananampalataya sa tulong po ng pagkakaisa. Umabot sa humigit kumulang 130 bilang ng mga manlalaro at iba pang mga kapatid mula sa walong bayan ng Bundok Peninsulawan District na binubuo ng tatlong iglesia ang nakiisa sa nasabing programa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jimuel Ramiro, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries and Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, sa ngala ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Omayana. At ako si Lou De Los Reyes. Hanggang sa muling paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ito ang Hope Today, NPUC News.